Aliwin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin niyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem. Tapos na ang kanilang pagdurusa. Sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh. At makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, O Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda. Narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan. Dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang mga tupang may supling. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasakin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi. Upang pagalingin ang mga sugatang puso. Upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. At ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Upang pasayahin ang mga tumatangis sa Sion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian. Awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh. Na ginagawa kung ano ang makatuwiran. At maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa. Gayon din ang pagwasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan. At papuri naman ang iyong mga pintuan. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang niyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin
at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ngunit nanalangin si Jabe sa Diyos ng Israel at sinabi, "Pagpalain po ninyo ako. Palawakin niyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin." At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos.